Hello mga anakers, ayan, isang kabanata na naman para sa pagsama-sama natin sa araling ito. So sa kabanata 16, subukan naman nating ipaliwanag ng mabuti sa katauhan ni Sisa. So mula sa pamagat pa lang, alam na natin kung saan nakapokus ang nilalaman ng kabanatang ito. Ngayon, paano nga ba natin ilalarawan si Sisa? Okay? Aalamin natin sa pamamagitan ng pag-alam ng unang-una muna ng mga tauhan. So una, si Sisa, ang isang mapagmahal na ina at asawa. Pangalawa, si Pedro, ang walang hiya, sugarol, pabaya, palaboy-laboy, nambubugbog, lahat-lahat na. At si Basilio na isang mabuting anak ni Sisa. So sa kabanatang ito, tatlo lamang ang ating tauhan sapagkat sila lamang ang nabanggit dito. Simulan na natin ang ating pagpapaliwanag. Sabi, itong si Sisa ay nakatira daw sa isang maliit na dampa. Mga anak, pag sinabi nating dampa, ito yung maliit na bahay, pangmahirap, kubo. Ngayon, makikita ang dampang ito kapag ikaw ay naglakad ng isang oras mula sa bayan ng San Diego. Sa madaling salita, ang dampa ay may kalayuan sa bayan ng San Diego. Okay? Ngayon, si Sisa daw, ang kanyang asawa ay si Pedro. Katulad ng kasasabi ko lang, si Pedro ay walang pagpapahalaga. Okay? Saan kaya siya walang pagpapahalaga sa kanyang buhay? Walang pagpapahalaga sa buhay niya. Okay? Saan pa? Sa pamilya niya. Okay? Sa pamilya bilang asawa at bilang ama. Okay? Doon sa kanyang mga anak. Wala siyang pakialam. Bakit? Kasi si Pedro ay nahihilig sa bisyo. Ano ang kanyang bisyo? Sugal. Ayan. Sugal katulad ng sabong. Okay? At yung pag-inom ng alak. Walang kakwenta-kwentang nilalang. Si Basilio naman ay ang kanyang butihing anak. Ngayon, paano natin ilalarawan si Sisa? Okay, nung bago pa lang sila nagsama ni Pedro, makikita natin dito sa mukha ni Sisa na siya ay maganda. Okay? Kahit na mahirap si Sisa, maganda siya. May magandang mata. Okay? May balangkinitan ang katawan, kayumanggi, may kakulutan ang buhok. Okay? So sa madaling salita, pagiging perfect din ni Sisa. Ganun pa man, sa kasawiang palad, malas siya sa pag-aasawa. Pero mga anak, nung bago pa lang sila, okay naman ang kanilang pagsasama. Pero nung tumagal, aba, ang ugali ni Pedro lumabas na ng tuluyan. Ipinakita niya na ang kawalang hiyaan niya bilang asawa. Pero mga anak, kahit na ipinakita ni Pedro na walang hiya siya, okay, pabaya siya, para kay Sisa, si Pedro daw, para sa kanya, ay isang bathala. Okay? Ngayon, ano ang ipinapakita ni Sisa batay sa ipinapakita niyang pagmamahal kay Pedro? Walang humpay na pag-ibig ni Sisa sa kanyang asawa. Okay? At para kay Sisa, doon naman sa kanyang mga anak, itinuturing niya itong mga anghel niya. Ayan, talagang mapagmahal itong si Sisa. Nang gabing yun, kung mapapansin natin, gabing-gabi na nag-aantay si Sisa. Habang siya'y nag-aantay, excited siya, masaya siya kasi makikita niya na ang kanyang mga mahal na anak, yung kanyang mga anghel. Kaya naghanda siya ng masasarap na ano, na ulam para sa dalawa. Katulad ng tapa na hiningi pa niya kay Pilosopo Tasyo. Itong tapa na to, ito yung baboy ramo. Okay? Na paborito ni Basilio. Tapos, nagluto din siya ng tawilis. Ano ba ibig sabihin ng tawilis?
Ito yung isda na maliit, sa madaling salita, tuyo. Naghanda siya ng tawilis na paborito naman ni Crispin. At ilan pang mga dahon. Okay? Ngayon, habang siya'y nag-aantay, okay, madilim na kasi, nakita nyo, habang siya'y nag-aantay, mapapansin natin na biglang dumating ang kanyang asawa. Sino ang kanyang asawa? Si Pedro ngayon. Take note mga anak, si Pedro ay madalang na umuwi sa kanilang bahay. Uuwi lamang yan kapag naisipan, tapos kakain lang, pagkatapos manghihingi ng pera kay Sisa. Okay? Pagkatapos nun, aalis na siya. Niwala siyang pakialam. Pagdating ni Pedro, ibinalita ni Sisa kay Pedro na darating ang kanyang mga anak. Okay? Pero alam mo ba, wala siyang pakialam. Nung narinig niyang darating, hindi nga siya nakinig eh. Alam mo ang ginawa niya? Nilantakan niya ang masasarap na ulam sa hapagkainan na inihanda ni Sisa. Ni hindi nga niya iniisip kung may matitira pa. Ay salamat sa Diyos, may natira naman. Pero ito ang pinakamasaklap. Alam mo ang natira? 3 perasong tawilis na lang o tuyo. Okay? Nung nakita ni Sisa na halos walang matira kundi 3 tawilis, sumama ang loob ni Sisa sa kanyang asawa. Okay? Okay. Ngayon, ano ang nangyari? Para libangin ang kanyang sarili habang inaantay niya ang 2 niyang anak, umawit ng kundiman. Okay? Si Sisa. Pag sinabi nating kundiman, ito yung nakakalungkot na kanta. Nung umawit siya ng mahina, okay? Isang asong itim ang alin ang pinukol niya. Bakit? Umaalulong ang asong ito. Tapos, ano ang kanyang ginawa? Nagtangka siyang magdasal ng magdasal. Naway ang kanyang mga anak ay ligtas. Higit sa lahat, laging nasa alaala ni Sisa ang kanyang anak na si Crispin. Okay? Kumbaga, nasa larawang guhit niya na si Crispin daw ay nasa o malapit sa kalan sa apoy na nakatingin sa kanya na hindi umiimik. Tapos yung mga guni-guni, iniisip niyang yon ay natigil lamang nang maya-maya'y may kumatok sa pinto. At sino yung kumatok sa pinto? Si Basilio. Ang sabi niya, inang buksan mo po ang pinto. Okay? Pagbukas ni Sisa sa pinto, nanginginig at nagmamakaawa si Basilio sa labas. Yan. Kaya naman, si Sisa ngayon, natakot. Napawi ang kanyang pagmamalik mata at nagising sa katotohanan kung ano ang tunay na nangyari. Okay? At yan lamang ang mga pangyayari sa Kabanata 16, si Sisa.